Hi! So, short video lang to mga minamahal kasi gusto ko na ipakita yung aking budol from May Layog. Salamat, Miss May. So, I bought their Get Ready With Me All About That Base Velvet Setting Powder. So, I actually bought two shades. Lord. Pikit mata. Kasi mahal kita, May Layog. Notice me. Anyway, so, bakit two shades? Kasi, nabusan ako ng buff. Feeling ko kasi si buff yung kulay talaga nung, yung perfect sana for my face. Kaya lang, wala siya. Na-sold out siya bigla. So, ang ginawa ko na lang ay kumuha ko ng lighter dun sa buff at saka yung susunod sa buff na a little bit darker na shade. So, yun si Linen at saka si Shell. I think si Shell yata yung lighter. Wait lang. Check ko lang. So, napabili ko dito kasi nakita ko siya sa TikTok. Nire-review siya ng mga makeup people na fina-follow ko doon. And then, they're saying a lot of positive things about this, na it's perfect for oily and sweaty girls like me. So, alam niyo naman, ang problema natin, forever and ever, tayo ay forever oily and forever papawis. Hindi, nakita niyo naman sa pagmumukha ko today. Naglinis po kami sa brigada today, kaya ganyan ang itsura natin. Yeah, may souvenir pa ako. Good job. Anyway, so while I'm opening this, yun nga, it's very creamy and velvety daw. It's perfect for, as I said, sweaty girls and oily girls like me. So, gagamitin ko lang siyang pang-set. So, para matest natin yan, syempre, ang gagawin ko ay yung ipapartner ko siya with CBLK. Naalala nyo ba si BLK na maling shade yung nakuha ko? Diyos ko, Lord. Pero at least alam ko na next time ko ano ibibilin ko, it will probably be one of the things that I really will buy. Kasi in fairness naman talaga, waterproof talaga siya. Life-proof talaga. So napatunayan ko naman na life-proof siya. Yun lang, nag-oxidize siya sa mukha ko. Kaya yun. So, ang ginawa ko today pala, nag-mix ako ng ni BLK with Sache Lady. So, ayan, medyo hulas na siya. So, hindi siya nag-work when you mix it, I guess, with other products. Yung, ayan, nasa na may mask ko. Anyway, yung sa mask ko din kasi, makikita nyo sobrang nag-transfer yung product. Kaya, siguro, titingnan natin, itetest natin. I'll pair si BLK with Get Ready With Me. So, tingnan natin bukas kung anong magiging kinalabasan. Hindi ako maglilinis bukas, pero I'll be out the whole day. I'll be with choir rehearsal. I'll also try to film it kasi, you know, I like bringing you guys with me. Parang may nanonood. Anyway, so, ayan, nabuksan ko na sila. Unbox ko na. We have Shell and Linen. So, let me just open. Grabe, packaging pa lang. Feel na feel ko na napaka-social niya. Salamat, May Layog. Velvet yung sponge niya. Sobrang ang lambot, besh. And then, of course, we have our products. So, ito yatang si Shell yung lighter. So, ayan, pink undertone siya. As you can see, very, very pink undertone. And then, I have Linen. So, ito naman yung darker kay Buff, si Linen. Swatch natin. Ay, sobrang creamy. Tingnan nyo naman, oh, ang ganda. This is Shell. So, as you can see, yung hulas na hulas pong muka. Most probably ito, ilalagay ko siya sa under eye area ko. Sa, para pang brighten siya. Kasi tingnan nyo, sobrang light niya sa akin. Papakita ko siya dito sa noo. Oh, see? Sobrang light niya. Kaya, ang gagawin ko is I will use Shell for my under eyes, for brightening, at saka dito sa area na to, sa nose. Tapos, everywhere else, I will use si Linen. So, si Linen naman, swatch lang natin siya. Sobrang ganda, no? Sobrang ganda. Actually, parang okay tong si Linen sa mukha ko.
I think si linen yung saktong-saktong shade sa mukha ko. Pero yun nga, dahil tayo ay acidic, nag-oxidize tayo, tingnan, makikita natin kung mag-oxidize din siya sa aking Tesla. Okay, so at least, I have two shades. So, can probably just mix and match, if ever. So, lakas makaya, mayaman, salamat, may layog. Sobrang gustong-gusto ko to. I mean, from packaging pa lang. So, I'm going to test it tomorrow. Abangan nyo na lang yan. Ano lang to? 5-minute update. Na lumampas na ng 5 minutes kasi 5:30 plus na. So, yun lang. Pinakita ko lang yun. Thanks. Bye. Hello! It is the next day and as I said, I'm going to retry si BLK. But this time, I'm going to use si Get Ready With Me powder to set it. So, tingnan natin kung mag-oxidize pa rin siya ng bonggang-bongga at kung tatagal siya with my oily, sweaty face. Okay? I will just put on my base. Okay, so nakapaglagay na tayo ng base si BLK plus ACN Co sa under eye at saka dito sa T-zone area. So, now we are going to use first si Shell. I'm going to use Shell sa aking under eye area. Let's just pick up product. Whoa. Shucks, ang ganda nga. Lang tayo sa ating under eye area. Instant blurring effect, mga mamshies. Grabe. I'll also put dito sa aking gitna ng ilong plus dito. Kasi I want to para siyang naka-highlight. O, diba? Instant blurring and lightening. Ang ganda. In fairness. Medyo nagmukha lang gray yung under eye area ko kasi hindi tayo nag-color correct. Ang galing-galing mo kasi, honey. Hindi ka nag-color correct. So, yay! Look at that. So, that will be Shell. And then, for the rest of my face, I will use Linen. Hopefully, this shade is going to be okay. Pick up tayo ulit ng product. And then, idadampi-dampi ko lang siya sa akin. Okay. So, Linen looks good on my face. I thought it would be dark, pero it looks okay naman. Let me just pick up more product. Sa cheek area plus sa nose. Grabe, guys. Mattifying and blurring. Look at that. Wala. Meron. Amazing. And look, it's one of my cats. Also, I don't know if I'm using too much product or too little. Pinagpapasihan ko lang yung nakikita ko sa aking cellphone niya. Which dapat yata hindi ko pinagbabasihan kasi dapat yata sa toong salamin ako tumitingin. In any case, tingnan nyo naman, nag-darken tuloy lalo. Naging gray yung under eye area. Basta naman. Ay! Mag-color correct ka kasi, Hannah. I'm going to try and fix that. I don't know how, but I'm gonna try and fix that. Because, yes. Anyway, I'll be right back. So, yay! I'm done with my makeup. Simpleng-simple lang po makeup natin for today.
i-test lang natin talaga si, i-wear test lang natin si Get Ready With Me with si BLK. Kasi, nanghinayang talaga ako sa kanya. Ang mahal-mahal nito. So, gusto ko siyang gamitin as much as possible. Para maubos ko na siya, para makabili na ako ng oat. Pero ayan, yun ang ating final look for today. I'll take a picture later ng under natural light at saka studio light or artificial light. Tapos, I'll check back on you siguro mga bandang lunchtime or kapag naramdaman ko na na medyo nag-oil up na ako. So, ayan. I'll just give you updates throughout the day and at the end of the day, I'll be giving you my final thoughts. See you later! Hi guys! Update on my face. This is what I look like. It is 12. It's actually 12:45 already. Tanggalin ko ulit glasses ko. Med oily na yung side na to. As you can see. And then, medyo... Pero actually, yung nose ko lang yung oily. Everything else is okay pa naman. Pero yun nga, nag-oxidize pa rin siya. Musta naman. Pero ganun talaga. I will probably just get a lighter shade talaga ni BLK. Pero, looking at it now, it looks still okay. For me, okay pa siya. Yung nose ko lang talaga yung mantika bilang oily girl. So, yay! Hello! It's 6:18 in the evening and final thoughts. Okay, sige. So, ito na po yung pagmumukha ko. At 6:18 in the evening, sobrang mamantika na po natin. Tapos kitang-kita yung obvious na line. No, magkaibang kulay. I need to do a better job at blending because that looks so bad. Pero tingnan nyo naman, yung nasa under eye ko, sobrang gray. Sobrang weird. Kasi ayun, ibang-iba yung kulay. Yun nandito versus nandito. Sobrang wala na halos product dito. Pero yung sa under eye ko, okay pa. Hindi naman kasi ako nag-oil up dun sa under eye area. Pero ang problema ko sa kanya is nagki-crease. Tingnan nyo naman, bonggang-bongga yung pag-crease natin. Ano? So, ayan. Sorry, nanguta pa tayo. Sorry naman. Final thoughts. I really like it as a setting powder. Yun nga lang, siguro I just need to find a good shade. As usual, nakita nyo naman yung noo ko ay yun yung unang-unang nag-oil up. Tapos nawawala na talaga yung kulay niya. I'll probably pack more product, I guess, dun sa noo ko. Pero kasi dahil pinagpapawisan ako, kaya siya gumaganyan agad. Pero the blurring effect is still there. Yun nga lang, ayun nga. It's oily na. Grabe yung oil ko sa noo, tsaka yung sa ilong. Pero dito sa area na to, wala naman masyado. Okay lang. Parang healthy glow lang. So, yay! Yun lang ang final thoughts natin. I love it. Thank you again, May Layug, for making this product. Kahit mahal siya. Pero dahil mas mahal kita, bibili ako ulit. So, siguro pag natapos ko itong dalawang shades na to, I'll probably just buy buff. Kasi feeling ko yun talaga yung perfect shade for me. So, ayun. Bukas, pero hindi ko na i-record yun. Bukas, matetest natin siya sa against pawis. So, today, hindi ako pinagpawisan. Nag-oil up lang ako. Pero bukas, itetest natin siya against pawis. Dahil maglilinis na naman ako bukas. So, wala akong masyadong makeup na isusot bukas. Pero, I will use si BLK again at saka si Get Ready With Me as a base. Tapos, ayun, siguro ipopost ko na lang yung photos ng before and after dun sa IG ko. So, yun lang. Thank you guys for watching. If you have requests or recommendations, yung mga gusto nyo itry ko na foundations, dahil naghahanap tayo ng for oily and for papawisin na face, please put it sa comments down below. Thank you guys for watching. Bye-bye!